Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. Halina't samahan niyo ako, guys. Trabahuin natin itong santan, okay? So, may napansin ako dito sa kanyang mga dahon nung pagbisita ko kahapon. So, may mga butas siya. Okay? Yan, katulad niyan. May mga butas. So, ibig sabihin, pag may mga ganito, mayroon niyang uod sa loob. Okay? Dahil sa sobrang kapal, yan, sobrang kapal ng kanyang mga dahon, hindi na natin nakikita yung uod na yon na kumakain dito. Okay? So, ito yung tatanggalin natin. Mag-trim tayo ng dahon niya at the same time, bigyan natin ng pesticide. Malamang itong mga uod na ito, dahil sa sobrang tagal ko nang nag-alaga ng santan, pag ganito, may mga higad. Okay? So, anong gagawin natin? Kapag may higad, siyempre, tanggalin para maging malusog ulit ang ating halamang bonsai. Okay? So, start natin mag-trim. Yan, tanggalin ang mga dahon. Okay? Para matrim na din natin. Parang pag-ibig mo lang yan. Tanggalin ang higad. Shout out sa mga nahigad ng pag-ibig. Tanggalin natin ang higad. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, oh. Nahigad. Ayun. Okay? So nandito lang sa siksik. Okay? Ayan. Seryoso kayo masyado. Napasayaw. May tugtog. Binitawa lang. Binitawa lang. Gunting. Diyos ko, Lord. Iba talaga na. Iba mag-trip si Bonsai Stang Lumpo. Delikado. May tugtog eh. Siyempre, kailangan nating sayawan. Seryoso kayo kasi sa panunood. Okay. Shout out sa mga tumawa dyan. Napasayaw. Ay, sus, gino. Oh, si Papa Bones talaga. Oh. So, huwag nating seryosohin. Good vibes lang tayo para masaya. Yeah? Pag seryoso mo ang isang bagay, masasaktan ka lang. Masasaktan. Ano ba kasing ginawa niya? Nahigad ang kanyang pag-ibig. Good vibes lang. Ay, so, ganun lang ang ating gagawin. Huwag masyadong seryoso. Good vibes lang tayo para maging masaya ang ating araw. Okay? Seryoso kayo masyado sa panonood, hindi. Biglang may tumugtog. Biglang napasayaw. Napasayaw si Papa Bones. Uy.
ayaw na naman. Biglang may tumugtog na naman. Huwag seryosohin. Okay. At malapit na. Malapit na nating magupitan. So pagkatapos na nating ano dito, guys. Seryoso kayo masyado. Okay? So pagkatapos nating gupitan, so nakita naman natin ito yung kanyang harap na. Okay? So dito na yung time para ibigay natin yung kanyang pangangailangan. Agoy. Sana all may bibigay yung pangangailangan. So lagyan natin ng pesticide at the same time yung inilalagay natin na kamyas, okay, para maiwasan yung paninilaw ng dahon. Okay, so ito na siya. At bumalik na nga ang kanyang alindog. Ayan, nagmukha ulit bonsai. So antayin na lang natin ito na makarecover at maging blooming parang ikaw. Pagkatapos masaktan, nagiging blooming. Parang santan ka lang. Ayan. So gumapo ulit katulad ng may-ari. So start para lagyan natin ng pesticide. Okay? So yun guys, ito lang yung ginagamit natin. Okay? 7. Yan. Ito lang yung ginagamit ko pagdating sa mga uod. Okay? Tansya na lang yan dahil pati na din yung mga iba nating bonsai, bibigyan na rin natin para minsanan yung pagbigay ng gamot. Dahil kung hindi ito malagyan yung ibang halaman, lilipat lang din. Okay? So kung maglagay tayo ng pang-uod sa ating garden, minsanan. Okay? Para yung lahat ng uod na nakakapit sa ating bonsai ay mamatay. Okay? Kasi kung mayroon kang hindi nabigyan ng gamot, lilipat lang doon yung mga uod. Okay? So, ganun lang. So yun guys, natapos na nating naisprihan. So sigurado yan, patay na yung higad. At the same time, bigyan na natin ng asim dun sa kanyang baba para maiwasan yung paninilaw ng dahon ng santan. Okay? Tested ko na ito. Kita nyo naman, yung santan natin malusog. So ilagay lang natin dito sa ilalim. So tapos na natin naibigay yung kanyang pangangailangan. Agoy, sana all naibigay yung kanyang pangangailangan. Naisprihan, nadiligan na din. At higit sa lahat, napaganda natin ang ating halamang bonsai na santan. Okay? So yan, maraming salamat at nakarating tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Uy! Ipahabol!